Yo, guys. Check, kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday. May pasok ba kayo, mga Lodi? No? So, yung mga panghapon, wala nang pasok dito sa Caloocan City, mga idol. No? So, ito na. Ito na iniintay natin, mga Lodi, na bumaba yung price ng market. No? Tignan nyo yung BTC, negative 1.8 siya ngayong 24-hour range. Pero... kung titignan nyo yan sa sabihin na nating 14 days, mga Lodi, dito yan galing. No? Nagsimula tayong mag-ipon kasi parang naramdaman pa natin itong pagbaba eh. Diba? Itong 1.4. So, nag-uptrend yan hanggang dito. So, ngayon, pababa na siya, mga Lodi. No? Kung titignan nyo, medyo malayo pa siya dun sa pinanggalingan niya. Mga idol, no? 1.4. So, dito is... 1.542 pa dito, mga Lodi. So, hintayin pa natin yan. Sa tingin ko, medyo bababa pa yan sa mga susunod na araw. Sa tingin ko lang yun, mga Lodi, ha, pwedeng mali tayo. Sabi ko naman sa inyo, hanggang katapusan pa naman tayo ng September, magdi-decide. So, ngayon, inaasahan natin na sana mag-downtrend pa siya ng onte para mabili natin. No, yung etong nasa bitget natin, mga Lodi. No, ayan, medyo nag-profit lang tayo ng $3, mga idol, simula kanina kasi hindi ako napag-trade ng matagal. May ginawa ako kanina. So, hanggang 3 USDT lang, no, yung na-profit natin. At least kahit maliit, no, nasa 150 pesos din 'yun. Ha? Kung ano rin 'yun, makakabili ka na rin ng Axie noon. 'Di ba? So, ngayon medyo ano ha, mga lods, waiting-waiting lang tayo pagdating sa market natin. Ha? Tulad nga sinabi ko, inaasahan natin mag-downtrend pa siya, no, para mabili natin itong ating USDT ng mga coins, no, mga idol. Kung pansinin nyo nga, yung land natin noong nakaraan, tinignan natin, nasa 320-something na lang yun, di ba? So, nung nakaraan, siguro kahapon, bago mag-downtrend yung BTC, umabot pa to ng 400, mga lodi, no? So, kung isipin nyo, kung binili natin yun, no, nung nasa 320 pa, nung mababa pa siya, tapos binenta natin siya nung nasa 400, profit na tayo. Ang tanong nga lang kung may bibili. Kung may bibili ng land, mga idol, baka may stock din sa atin yung land. Di ba? So, sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga Lodi, andyan yung link ng BitGet natin, andyan yung mga tutorial natin, mga Lodi. Marami kayong pwedeng gawin dito. Copy trading, spot trading, pwede kayong magbodega dito, maraming coins. At masisipag ang mga copy trader dito sa ating BitGet, mga Lodi. No? So, ayan. Bago natin tignan yung mga coins natin sa Axie Infinity, balita muna tayo, mga Lodi. So, nag-post si Jihos. Diba? So, hindi nyo, alam nyo naman na naglabas sila ng mga update. No? Nung mga patch, nung mga nakaraan sa card. Tapos yung kung ano yung mangyayari sa Season 6. So, what's your favorite Season 6 menu item so far daw? No? Hindi pa ako bumoboto dito. Nintay ko nga na mag-upload tayo. So, new starters kasi magkakaroon ng mga bagong starter na Axie, diba? No, sila Benoki, sila Momo, meron pang mas bago doon, mga Lodi, na lalabas. Ha? So ayun yung excited ba kayo doon? No, katulad ni Momo no nakaraan, maraming inangat sa rank. Si Benoki, marami ring inangat sa rank. So etong mga new starter na to, mga Lodi, marami din ba silang itutulungang umangat sa rank, mga idol. Tapos yung time, no? Alam niyo naman, once na mag-arena ka na, syempre may ano 'yan, may time, 'di ba? So, 45 seconds turn time na lang yon timer natin, hindi na 60 seconds. No, doon ba kayo kumbaga nagustuhan nyo ba yon? Yung energy burst scaling, mga Lodi, so medyo mabilis na yung ano natin ngayon. Pagpasok ng mga energy, ang mga energy fragment, no? O yung card rune charm updates, o yung mayroon bang mga nabuff sa mga card nyo, mga Lodi, no? So, dito... Mas na-excite ako sa new starters, mga Lodi, kaya dito yung boto ko. Ayan, pero sila, na-excite sila sa energy burst scaling. No, ako sa new starters ako kasi syempre, wala pa tayong idea. Sabihin na natin nakita natin yung mga skill, pero syempre, yung, kung ipapartner mo man lang yung isa na yun sa dalawang Axie mo na ganyan. Ito nga oh, mga Lodi. Bagong bili ko lang to, pero nasa $1 lang to. Etong Kiss, tsaka Chubby, tsaka nyan. Ayan, itong dalawa na to. Ayan. Medyo mura lang yan kung titignan nyo. Ito talaga nasa ano lang to. One or basta nasa ganun lang eh. Tapos ito din.
Hindi aangat ng $4 to $3 mga idol. Ayan. Isa, isang piraso. Ha. So medyo nag-ano lang tayo, bumibili-bili lang tayo ng mga mumurahing aksi. No? So ayan. Tapos ano pa bang mga news? Eto mga Lodi, syempre yung Battle Bears kumikilos na. No, they're making moves na mga Lodi. So, you can now pre-register for Battle Bears in the... Nako, mukhang hindi pa tayo kasama dito mga Lodi, dalawa pa lang. No, check natin to. What do bears do in bear market? They build. Ayan. Thanks to our partnership with Ronnie Network, Battle Bear Heroes, tama ba, BB? Gets better each day in soft lunch. No? So, meron na silang soft lunch mga Lodi, kaya lang mukhang hindi pa tayo ka-jamming dyan. Sina-sina lang muna mga idol, no? Pero good news na yan kasi syempre samba naman papunta yan. 'Di ba? Syempre papunta na rin sa green light yan mga idol dito. Sa ating green light. So once na mapunta na yan sa green light natin, baka malaro na natin yung Battle Bear. Sana ito ring ano, Machine Arena, no? Ayan, no, Machine Arena, oy, naabangan ko din yan, eh, mga idol, eh. 'Di ba? So, ayun yung mga update muna natin ngayon sa AXI. Overall, sa AXI naman, talagang nag-experiment pa lang. No? Ako rin, nag-experiment ako mga Lodi ng mga AXI ko. Tinitignan ko kung ano yung mga pwede sa Season 6 at kung mayroon bibilin ba ako na something, ganun. So, marami naman akong AXI. Kaya lang mukhang ano, mahirapan ako mag-ano na ito. No? Mag-compose ng team, mga idol. No? So, check-check na lang muna natin yan. Ganun din naman ginagawa ng iba ngayon sa off-season. No, binibuild nila yung team nila, tinitignan nila kung ano yung magandang gamitin. Kaya lang, ako kasi umaasa din ako dun sa starter na AXI, 'di ba? So malay niyo naman makatulong yung new starters na AXI natin para dalawang AXI na lang yung hahanapin natin, 'di ba? So okay 'yun mga Lodi, no? Tapos ito. Punta tayo sa mga ibang news natin. Ayan. PH Sec unites with US to combat crypto fraud, sabi mga Lodi, no? Yung Securities and Exchange Commission ng Pilipinas, no, nag-unites with US, no, para labanan ang mga cryptocurrency related crimes by hosting an IOSCO investigation and enforcement training workshop in August mga Lodi, no. Ayan, their goal is to strengthen regulatory capabilities and stay ahead of cyber criminals through knowledge sharing mga idol. So ito sana ma-ano nila to mga Lodi. Ito ang ano ko lang ha. Bago mag-bull. Siyempre bago mag-bull run, sana maubos na nila yung mga crypto related crimes mga idol, no, yung mga scammers. No, sana matakot yung mga scammers kasi lalo na once na nag-bull run mga Lodi, lalong ano yan, diyan lalabas yung mga scammers mga idol. Sa tingin ko lang ha. Yeah, kasi siyempre doon maraming pera sa bull. Eh. Siyempre, dun na maglalabasan yan, mga hacker. Sana meron na silang panlaban dun, mga idol, no? Tapos, ito naman, mga Lodi, siyempre, yung AI, no? School uses AI to help detect guns. So, sa tingin ko, sa ano to? Sa US, mga idol, kasi yung mga estudyante dun, nakita nyo naman, di ba? Pag nanonood kayo ng mga teen movies, no? Sa US, medyo yung mga gangster dun, talagang nakakapasok yung mga baril nila sa eskwelahan. Di ba? So, ngayon, kumapit na yung school sa mga AI to help detect guns, mga idol. No? School districts nationwide grapple with finding right balance between security and efficiency through AI technology. Debate surrounds the effectiveness of AI weapon detection in school due to mixed result. Supporters are argue AI can streamline entry and boost security, while critics cite instance of technology failure raising accuracy concerns. No, so sabi nila syempre yung iba, syempre yung mga pro, talagang naniniwala sila diyan na talaga madedetect 'yan. Kaya lang syempre hindi mo naman mawawala, hindi talaga mawawala yung mga critics diyan. Hahanapan nila ng butas 'yan mga idol, no? Syempre ako parang pabor ako dito lalo na sa Amerika kasi alam niyo naman yung mga news natin na nakaraan sa US, 'di ba? Ang daming ano doon gun related crime lalo na sa eskwelahan, 'di ba? Yung mga nag-shooting, shoot out, no, mga ganun, 'di ba? Yung mga nabubuli, 'di ba? Namamaril sila doon, mga idol. Ilang beses na 'yan, halos nung nakaraan nga linggo-linggo eh. Meron tayong news na may shooting incident sa US lalo na sa mga eskwelahan, mga idol. So, ito
solid to para sa akin, no? Kahit na syempre doon pa rin yung mga dating security, kumbaga dadagdagan lang nila ng AI. So okay 'yun, 'di ba? Nag-i-improve. Ayun yung sa akin diyan, mga Lodi, no? Das eto. Eto malupit na to, mga Lodi, confirm na. Kinonfirm na to ni Elon Musk. The first human patient will soon receive a Neuralink device. This ultimately has the potential to restore full body movement, mga idol. Ito nga yung ano eh. Ako nanonood kayo dati ng mga cyborg na movie, 'di ba? Tapos may mga AI sa ano nila, sa brain nila, 'di ba? Kung napanood nyo dati yung ano. Halimbawa lang to, ha. Yung Limitless. Although hindi naman AI 'yon, pero kasi 'di ba pag uminom siya ng gamot, na-access niya yung full potential ng brain, 'di ba? So yung sa Limitless, uminom siya ng gamot, tapos lahat ng mga nabasa niya, napanood niya, naaalala niya. So kahit hindi siya marunong mag-martial arts, dahil napanood niya, naaalala niya, kaya niyang kumilos, mga Lodi. Sa ano 'yun, ha? Sa Limitless 'yun, ha. So ayun, may ano 'yun, may side effect pa sa kanya 'yun. Eh syempre itong Neuralink device, syempre i-access nito 'yung mga hindi na-access ng normal na tao sa brain niya. 'Di ba? So parang magiging 100% 'yung access mo sa brain mo. So antindi noon, mga Lodi. In the long term, Neuralink hopes to play a role in AI risk by civilizational risk reduction by improving human to AI. No? And human to human. Ayan. Bandwidth by several orders of magnitude. Imagine if Stephen King had this. So kung si Stephen King, mga idol, is nagkaroon ng Neuralink device, malamang kilala niyo ba si Stephen Hawking pala, mga idol? Search natin. Alam ko ito yung nasa wheelchair na matalinong genius eh. Mga idol eh. Yung ano, ayan o, oh, di ba? Siya. So kasi once na magkaroon siya ng ano sa Neuralink device, mga idol, baka maayos yung kalagayan niya dahil makokontrol na ng brain niya yung mga walang access na ugat-ugat sa katawan niya, mga idol, no? Parang ganun. So isipin nyo, pwede na rin sigurong labanan. Siguro maraming maano to, matutulungan to, mga idol, lalo na yung mga cancer patients. No, kasi pwedeng utusan nung mga nung brain niya na labanan yung cancer. Yung mga good bacteria sa katawan. Diba? Hindi pa natin alam, ha? Hula-hula lang yun, ha, mga idol. Ha? Basahin ko nga to. We're excited to announce that recruitment is open for our first in-human clinical trial. If you have a quadriplegia due to cerebral spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis, you may qualify. Learning more about our trial by visiting our recent blog. Ah, so mas priority pala nila yung may mga sakit, mga Lodi. No? So experiment talaga to. So isipin mo, may ganun kang sakit, tapos in-experiment ka, biglang naging mas malakas ka pa sa mga normal na tao, mga idol, or mas matalino, or lahat, mga Lodi, na-access mo na. No? Sayang, oh, mag-volunteer sana tayo. So mas priority nila yung ano, mga idol, mas priority nila yung medyo may sakit o yung may mga gantong sakit, no? Ayan, yung spinal cord injury, cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis, ayan, o yung ALS pala yun, ayun. You may qualify, oh. So ayun, mga Lodi, mas priority nila yon. Pero solid yan, mga idol, no? So, siguro ilang taon ang bibilangin, sabihin na natin nga, umabot ng 10 taon. No? Tapos ma-perfect nila 'yan, 'di ba? So yung mga magkakaroon ng injury o sakit na ganun, hindi na mamomblema, 'di ba? Siguro mahal nga lang 'to, mga idol. No? Pero syempre pwedeng bayaran ng Dogecoin 'yan. Pwedeng bayaran ng Bitcoin, pwedeng bayaran ng crypto 'yan, mga Lodi. 'Di ba? So ilang taon ka na noon? Kung ikaw si nakikinig ka sa mga 15 years o 10 years. Mga idol, so, tapos magkakaroon ng mga ganitong sakit, di ba? Siyempre, nagkakaroon ka lang naman ng mga ganitong sakit usually pag medyo matanda ka na, di ba? So, di ba? So, may inaasahan na agad tayong ano, lunas. Di ba? Mag-ipon ka na ng mga coins sa pambayad dito sa Neuralink device. Mga idol, no? No, grabe, nakaka-excite yun, ha?
No, syempre ako na-excite talaga ako sa futures mga Lodi, lalo na yung mga technology, future technology. Ako kaya nga parang gusto ko mabuhay ng matagal eh, para makita ko yung mga future technology, mga idol eh. Kung totoo nga yung bumper, gusto ko maging bumper para lang ma-experience, no, o makasakay sa lumilipad na kotse, mga idol, no. Yun lang gusto ko. Ayoko ng mga dugo-dugo. Gusto ko lang mabuhay sa future, mga Lodi. No, kaya gusto ko maging vampire. O, ayan, no? Titising kong gabi lang labas. Total, gabi naman talaga ako buhay lagi. Pag umaga, tulog ako eh. No? So, ayun. No, so, check na nga natin yung mga coins natin. Ano ba naman yan? SLP. SLP. So, sana bumababa ba ito? Ako, medyo nakakapag-decide na ako, mga Lodi. Ha? Bibili ako ng coins ng Axie. No, dito sa ating iniipon, sa ating... BitGate, mga idol. No? Nakapag nag-isip na ako kung SLP ba ron o AXS. Pero malamang dalawa. Dalawa dyan. Tapos magdi-DCA tayo sa XRP or sa Dogecoin. So, isipin na ano pa natin yan. Wala pa naman final decision. So, AXS muna tayo. Ayan. So, SLP, grabe. Napakababa. Oh, sarap bumili. So, 252. Ganun din naman. No? Yung AXS, mababa rin, mga idol. At RON coins, ito isa to sa mga solid na coins na gusto kong bilhin. RON, 26 pesos mga Lodi, ang sarap niyan. 26 pesos mga Lodi. No? Ayan yung ating mga coins, no? So punta na tayo sa ating mga comment. Napanood niyo na ba to si Senior Oso? Senior Aguila, Senior Oso pala eh, no? Bouncing baby boy. The Bouncing Baby Boy Leader. Masaya Bouncing Baby Oso. Ayan. So ito, ayan na muna tayo. Basa-basa muna tayo mga Lodi. Ayan, medyo madami-dami yung comment ngayon. Una sa lahat, pa-shoutout ng malala, Eugene. No? Ayan, Eugene. May practice ka pa kay Master Jeremiah. Abang nagawa mo dito. So ayan ha. Eugene, shoutout sa'yo. Idol, trending ngayon yung Tipcoin sa X. Ano masasabi mo? Lodi, T-coin airdrop. Alam nyo mga Lodi, hindi ako masyado sa airdrop. Although marami nagsasabi sa akin na maraming kumikita sa airdrop. Kaya lang kasi sa airdrop din minsan o madalas nagkakaroon ng scaman, mga phishing, lalo na pag sa Telegram mo kinukuha, mga idol. So medyo hindi ako, no, depende na lang kung merong magpasa sa akin na talagang nakakatiwa-tiwala na hindi ako may scam na tropa. Na ito, meron niyang tawag dito. Magandang airdrop yan. Ito yung link. Kaya medyo mainiwala ako. Pero yung hindi ko masyadong kilala, tapos nakikita ko lang sa mga posts, hindi ko kiniklik yun mga Lodi. Baka yung mga pinag-ipunan nating asset is mawala dahil lang sa gusto natin ng maliit na profit sa airdrop. No? So hindi ako masyado nag-ano. Pero marami nagsasabi sa akin na solid yung mga airdrop. Ha? Maraming kumikita daw doon. So mag-ingat-ingat lang mga idol, no? Naglalaro ako na ng Ragnarok, Land Burst, Bossing, NFT, lahat ng equips at cards. Waiting sa update ng mga crypto news at Web3 news. Ayan, si Skylab, shoutout dyan lagi. Ayan o, sa mga bibili daw ng mga Meta Axie dyan, mga Lodi, alam nyo na ang Lunation code. Kuya Jeblo lang, mga idol. Napakalaking tulong yan sa channel natin. At napaka-solid niyan. Swertehin kayo diyan. Malakas 'yung mga mabibili kapag Kuya Jebly 'yung gamit na na Lunation code. Ayan, no? Si Skylab, ayan. Mark Tony, school 'yang Neuralink Lodge. Parang sa Matrix. Tas coming na din ang G6 AI plus Neuralink plus G6 plus blockchain. Oh, wala na, robot na tayo. Magiging si Frankie na tayo. So One Piece si Frankie. Parang si Frankie yung cyborg na hindi advanced technology, no? Si Frankie. Kay Frankie ko nakikita yung pagiging cyborg na hindi masyadong advanced, eh. Coca-Cola yung bano niya, eh. Ayan. Mukhang oso kaysa Agila. Ayan, sabi, bouncing baby boy. Si Arlene Perez, shoutout sa'yo. Kaiser, metal detector dapat para malaman kung ano nasa ilalim. Ayan, sabi ni Idol. Ano ba yon? Ano bang ano natin kahapon tungkol dun? Ayan. Parang sa ano to? Parang Epstein Island. Yung Socorro, ha? Nasa Bacas Grande Island yung Socorro, malapit sa Siargao Island.
Sabi ni Mark Tonix, no, etong Epstein yan, ha? Si ano, anong pangalan noon? Basta 'yun. No, kaya lang deads na 'yan, 'di ba? Deads na 'yan. Marami raw ano doon, eh, mga lodi, maraming mga sikat na personality na lagi nagpupunta doon sa Epstein Island. Ay, bawal ba sabihin 'yon? Ay, sorry. Sa E-Island na lang, sa E-Island. Ayan. Baka maano tayo, ayan. Pero hindi. Mamaya may papanood ako sa inyo, mga lodi. Hello, idol. Thanks sa update. Ganyan din nararamdaman ko dati na gusto ko na mag-quit dahil yun, nabili ko Axis. Yun, sumunod sa season after season 1 na nerf. Mahal pa naman bili ko ngayon, sa mga yun. Pero wala naman tayong magagawa kasi ganun talaga ginagawa kada season para naman mas dumami activities to buy new Axie kaya hindi na ako bumibili, mamahalin. Yung murang Axie na lang na sa tingin ko may palag. Yun nga, no, si Daddy Axie. Kaya nga maganda suggestion mo na palakasin na lang yung ibang mahinang cards. Tama. Ako din ngayon, ganun ginagawa ko, mga lodi. Bumibili lang tayo ng mga murang Axie, no, na medyo may palag lang. Yan. Ayan, idol, marami naman tayong pagpipilian. Tama yan, mga lodi. No? Si Sari-Saring Trip TV, Kasin Vlog, idol, shoutout sa'yo. Pag attorney na banggit mo, Lods, isa pumapasok sa isip ko na attorney, si Kabutas. Si Kabutas ba yan? Ayan. Jeremiah, ayan, wala nang problema magpaldo sa bull run. Ayan. PHP yung gagamitin nila sa X. PHP. Tataas yung value ng peso nun, baga ganun. Union Bank plus BSP, nakakatakot kasi, dahil baka malaman nila yung net worth mo. At pag mangyari yon, mataas din yung tax na ibibigay sa'yo. Ayan, pwede nga yun, no? Pero, ako, willing naman tayo sumunod sa batas, no? Basta talagang alam natin na maproprotektahan nila yung mga asset natin. Pwede naman yun, mga lodi. Pero hindi mawawala yan sa mga crypto, ano, crypto na traders na magtago sila ng asset, syempre. Di ba? Hindi mawawala yan, mga lodi, kasi sa crypto, madaling ka kumita, pero madali ka rin maubos. Mga lodi, tandaan nyo yan, no? Kapag safe na sa mga hackers, papalagay din ako ng aura mismo ng chip na yan. Oo nga, no? Malay mo naman, no, nahack yung utak mo. Lugi. Lugi pag nahack yung ano natin, Neuralink natin. Ayan. Sorry boss, ngayon lang ulit kasi ako nakapaglaro eh. Yung Sarun naman, 2 weeks na siguro sa Axie Portal, hindi pa din mintable. 2 weeks na, baka nakasuot sa Axie mo, idol. Tanggalin mo sa Axie mo. Kasi kapag nakasuot siya sa Axie mo, hindi mo siya makikita nga mintable sa Origin Portal. Hubadin mo muna. Si ano yan, ha? Biaria Yeyen Gaming. Ayan. Si Dog. What's up, Dog? Si attorney. Si attorney. Si vlogger yan, eh. Si vlogger liba. Ayan. Ayan. What the dog doing? Nakita ko na yung sutoy na yan. Yan yung mongoloid na nagpipilip. Yung ano, tap. Yung mga ganon. Bakit kasi nerf sila ng nerf? Dapat gawin nila bop naman. Yung mga cards na hindi ginagamit, dapat binabop nila kaysa nerf. Tama ka dyan, Robhal. Lagi na nating sinasabi, hindi na ikinig si Gius eh. Hindi ko nga papasukin mamaya pag umuwi dito sa bahay. Maulit eh. Dalawa lang yan, Lods. Pwedeng tumaas ang Doge or bumagsak ang Twitter dahil wala nang gam. Makumukhang, eto, dito ako medyo, ano dyan, sang-ayon. No? Pero yung pagbagsak ng Doge, ng Twitter, medyo malabo, mga lodi, kasi marami na silang plano, no? Meron na silang mga roadmap, mga lodi, meron na silang mga roadmap, at siguro, hindi naman na sutoy si, yung mga nagpa-plano doon na yung roadmap nila is pabagsak, no? So, kung dahil lang dun sa bayad, malamang baguhin nila yon, mga lodi. Magdadalawang isip ako, idol, baka corrupted file na ma-download sa utak natin. Yun lang, no? Pero dapat merong contract yan, no? May contract yan, mga lodi, no? Baka nga ma-corrupt, no? O kaya, naka-on, pwede mo siyang i-on tsaka i-off, no? May pwede kaya yon. Yung Neuralink na device sa utak mo, pwede mo siyang i-on tsaka i-off. Diba?
So kapag nakukurap na yung utak mo, sa tingin mo nakakanay, off mo muna. Off, sadali lang. Cancel ka muna. O, di ba? Hindi mo ako marloko, Senior Aguila. Nagtanggal ka lang ng salamin, pero ikaw, alam kong ikaw yan, si Arn Arn. Si Arn Arn pala si Senior Oso eh. Ayan, si Tripnid yan ha. Junel Nahayel, shoutout sa'yo. Langhiya si Sir Beatboy, nangihingi. Ayan, kala ko ba crypto millionaire siya? Sabihing na lang na naka-earn siya ng million dati, pero hindi pag nagte-trade, kundi pag nagbablog lang. Yung bayad para sa i-promote yung token. Kadalasan ganyan mga vlogger sa crypto nag-hype ng token except kay Kuya Jeblo. Ayan o, solid o. Si Alnap Gaming, ayan. Ako hindi ako nagpo-promote ng token, mga Lodi. Sinasabi ko lang yung mga token na binili ko. Di ba? At sinasabi ko kung ba't ko siya binili. Sinasabi ko ba yun? Basta nakakalimutan ko na eh. Basta sinasabi ko, eto yung news dito, sa balita na yan. Lagi ko kang sinasabi na do your own research. Kasi marami nagsasabi, puro ka naman do your own research eh. Di ba? Anong gusto nyo sabihin ko? Huwag kayo mag-research. Di ba? Eh normal lang talaga yung sabihin na do your own research. And tawag dito, invest what you can afford to lose, totoo naman yun. Di ba? Buti sana kung hindi totoo yun, hindi ko nasasabihin. Kaya lang ayun yung totoo pagdating sa crypto eh. Di ba? Cooking good team, but I am sad for my sustained team that sustained me. Wala eh. No, sama. Hindi pa natin sure yan, idol, no? Wag muna tayo magano hangga't wala pa yung final decision nila sa mga patch, no? Kasi yung mga ibang cards ng plant hindi pa naman pinapakita kung merong nagbago. Tsaka sabi ni Jihos, hindi pa 'yun final, no? So, wait lang tayo, baka naman may pag-asa pa yung sustain. Sa akin lang yung sutoy na agila na 'yan, pagmasdan mo yung mata habang kinakausap siya, kayo na humusga, no? Palo. Bangag, sabog, hay. Matulong naman ako, hindi ko alam paano maklaim ng SLP. SLP? Scott Play, paano maklaim ng SLP? I-mint mo lang yan, idol, kung gusto mapunta sa ano mo. Sa iyong wallet, sa marketplace. Punta ka lang sa Origin Portal. Panoorin nyo si Commander Daot, British vlogger. Nagpunta siya sa lugar na yan, sa Surigao. I don't know kung yan nga yun. So, sige, tignan natin yan. Si Commander Daot. Commander Daot, tapos British vlogger. Ulit ng pangalan niya. Si ano to ha? Si Manuel. Ah, tama, Manuel. Si Kai Molji, shoutout sa'yo. Ayan, hindi ko nabanggit yung pangalan. Si Edu, Marina, Kuya Jeblo, masaya na nga ang mga Meta T8 nito sa bagong update. Sa mga cards, hindi naiyak si Elijah ngayong Season 6. Babawi na sila sa YGG. Ayan. So, malamang yung YGG naghahanda din yan. Naku, mukhang ang maglalaban sa top 100 is YGG tapos Meta T8, no? Hanggang top 2, tapos top 1 si Kuya Jeblo. No? So, ayan. No? Good luck sa mga maglalaro ngayon. Pero, ako, huwag nyo akong gayahin ha, na bumibili-bili ako ng mga murang Axie na tigwa $1, $2. Dahil tinitesting ko lang yan. Ngayon, once na lumabas na yung final patch, dun nyo pag-aralan kung ano yung magandang Axie o team na gusto nyong buuin, mga idol. No? So, ayan. So, overall, mga idol, waiting tayo sa ating market. Solid naman yung mga news natin ngayon. Mamaya, meron akong papanood na news. Bali, mag-upload na lang ako ng isa pang video tungkol sa Maui. Mga idol, meron kasi nga ako nakitang video na tungkol sa Maui. Tapos binura nila ito. Binura sa mga social media pero na-download ko na. So mamaya, papanoorin natin yan. Hingin ko yung thoughts nyo, mga idol. So ayun lang. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo bukas, mga idol. Magandang araw sa inyo at... Ano yun? Ulit. Utsu. Hindi ka naman naiintindihan eh. Ayos.